me may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Sabay-sabay po tayo, dalawang verse, ready, go. Be not carried away by strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats, which have not profited them that have been occupied therein. We have an altar whereof they have no right to eat, which serve the tabernacle. Sulitin ko lang po sa 4. Sige, lahat na lang po tayo. Ready, go. Marriage is honorable than all, and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers, God will judge. Let's pray. Panginoon, salamat kayo pong pala ang kabuuan ng aming seremonya ngayong umaga at service, Panginoon, kayo malulating. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, kinakabahan nga talaga ako. Pero, so sabihin ay nag-series na rin po tayo na sa Love, Courtship, and Marriage. Again, ang title nito is Marriage is Honorable in All. Ang series title niya is Honoring the Lord in Marriage. So, nag-umpisa po tayo sa pagkabinata, ligawan, topic natin eh. Simula last year. Okay, sa ating ministry training class. Pero, tinuloy po natin yan dito sa pulpit para maging maayos po tayo. Kasi po, isa sa mga sumisira ng lipunan natin at ang buhay ng tao in general, pag di tayo maayos sa Diyos, and then, dadali natin yon sa ating pamilya ngayon. Sabi natin, basta maayos naman akong tao, define maayos. Okay. Anong maayos? Ang nag-aayos ang Diyos. So pag tayo, yan, mga batang yan, hindi na turuan, masanay na sa salita ng Diyos, hindi po ganun magiging maayos yan. Okay? Ganyan-ganyan lang. So ngayon, may mga ngayon, marami yan, di nagpapakasal na. Yung mga 80s, di nagpapakasal po yun. Okay? So anyway, I'm getting ahead of myself. So para po tayo ay magkaroon ng God-honoring family relationship. So hindi lang basta may pamilya, okay na. Lalo sa ating mga anak ng Diyos. Amen? Ngayon iba kasi wala sa kanila yan. Hindi nila alam yan. So kaya pinapaalam din natin, i-restart sila hanggat kaya natin. So meron lang pong tatlo. Actually napakarami nito, pero ayoko naman masyado magtagal. Amen? At iba sa inyo, sanay naman sa akin, kaya walang problema. May tatlong bagay lang po tayong titingnan. Nasa chapter nito, no, again, hindi po ito about marriage. Meron lang nabanggit. This is about the church. Mga advices, mga kautosan sa church in general. Among many things. Pero, applicable din po actually ito sa family. Kaya kukunin natin applicable sa family, and then pag-uaralan natin para sa ating pag-aaral ngayong umaga. Bago ating mga ceremony pa. So number one, sabi po dyan, okay, again, sa church po ito eh, no? Sabi dyan, let brotherly love continue. Sa Tagalog, dapat ang pag-iibigan, pagmamahalan na tama, maayos, sa harapan ng Diyos, hindi perverted, tulad ng marami ngayon, okay, sa sanlibutan. So hindi naman lingid sa kalaman nyo yan, diba? Sa US, nag-umpisa yan, mga bakla gusto nila magpakasal. So malaking kababuyan po yun. So, salamat po dito sa Pilipinas, naglumalabang po tayo. Amen? Kaya kayo, next generation, kayo po yan. Kami, medyo, hindi nang palubog na, doon pa kami sa peak eh. So yan, paglalaban natin yan against sa mga ganyang kababuyan. Ngayon, nabanggit ko kanina, ay, kaya dapat kagalang-galang po ito. Yung iba po yung kasal, kasi nga, palibasa, di sila seryoso na. Sabi po, sa US daw po, napaka-taas na ng rate ng divorce. At kilala, nakita ko parang 8 years ang average. Ano yun? Tapos, less than 50% na sa kanila nagpapakasal. Medyo mataas yun. So, yung sabihin, naglolokohan na lang iba. Tapos yung iba, ayaw na ng Christian values. Kasi nga po, sa panahon natin ngayon, nilalabanan ng sanlibutan ng demonyo. Yung na-establish ng Panginoon para sa atin sanang ikabubuti. Ganun po yan. So, labanan po yan. Okay? Kaya, number one, ano dapat meron sa pagsasama ng mag-asawa? Okay?
Eh sabi dyan, let brotherly love continue. Again, yung applicable po din sa setting natin ngayon is yung pag-ibig. Kaya number one, dapat, ano yung mga characteristics ng honorable marriage? But ano pala yung honorable? Ibig sabihin, kagalang-galang. Okay? Kaya yung mga suit natin ngayon, si Adam, mukhang kagalang-galang. Nagdamit lang yan, ha? Nag-uumpisa po kasi yan dyan. Amen? Kaya kayo, sasabi ko sa inyo, kahit sa mga JJX, sasabi natin, mga bata, maligo muna bago mag-church. And then, mag-suot naman ng maayos-ayos. Amen? So, kung wala talaga, walang problema yan, hindi naman yan, ano, kasapilitan. Pero, lalo yung mga special occasions, haharap tayo sa Diyos at sa isa't isa, dapat kagalang-galang tayo. Amen? Yung mga lalaki, maayos ang gupit, hindi parang hippie. Okay? Yung mga babae, maayos din. Hindi katulad na, ano, parang mga pokpok. Amen? Yan. So, kaya sabi dyan, point number one natin sa isang mag-asawa, dapat ang pag-ibig ay nangunguna at ang sabi na prevalent, siya yung dominante sa inyong pag-asama. Tandaan nyo po yan kasi marami po mo kayo napapakasal din dahil sa pera. Alam nyo ba yan? O nabigla kayo? Yung mga bata siguro may bigla. Amen? So, yun din na dapat nagmamahalan kayo. Pero yung iba, seremonya lang yan. Para lang masabi, kunwari, may mga businessman. Ang panahon ni Solomon, nangyayari yun eh. So, okay, magkakaroon tayo ng kapayapaan, ha? Para magkaroon tayo ng kapayapaan, naasawahin mo yung anak ko, ganyan-ganyan. So, may mga ganun silang senaryo na hindi tama. So, sa atin, ito kayo, pag nandyan na kayo, si Pastor, marami rin kinasal eh. So, ako ay na, syempre, pag nagkukwento si Pastor noon, Pastor ko, yung mga kinasal doon, hindi naman asal na asal siya, lalo pag hindi member. Iba kasi gusto lang magbayad yan eh. Kasi para makaraos ba. So, si Pastor, kaya si Pastor ngayon, mahigpit na, dapat member niya. Ayaw niya na nung ano. Kasi binababoy tayo minsan ng iba. And then, yung gusto ko sabihin yan. So, ngayon, pag kayo kinasal na kayo, yung iba doon kinasal ni Pastor, wala na. Hindi nagpatuloy, iba nga, nagugulpihan pa. Can you imagine that? Si Edgy, laki pa naman ni Edgy, di ba? Laki ng katawan. Kaya sino ang laki katawan dito? Si Kuya. Kaya si, yan, si Brian. Imagine mo, hindi niya mabugbugin yan. Board passer na yan. So, imagine nyo yun. Kaya mamaya may sumpaan kayo, okay? Huwag nyo nang Google Pay yung babae. Baka magmukhang lalaki yan. Okay. So, dapat nangunguna yung pag-ibig. So, ngayon, again, pag minahal, minahal ko kayo, pag kayo kinasal ko, kayo na bahala. Hindi ko naman kayo pwedeng bantayan sa mga bahay nyo. So, kung gusto nyo pong maging maayos ang mga buhay nyo po, dapat yung pag-ibig ang nangunguna. Pag mayroong konting problema, pag-ibig pa rin, ibig sabihin, huwag mo na sisihan. Kasi magkasama na po kayo eh. Kayo nang nagkagustuhan yan, nagsumpaan pa kayo sa harapan ng Diyos at harapan ng tao, tapos bandang huli, meron ba mga ganong mga mag-asawa, kinamumuhian yung asawa nila, as in. Yan nga madalas ang biruan ni Pastor eh. Pastor, ganun eh. Nung mga bata ako, hindi ko naintindihan. Si Pastor, ba't puro ganun yung biruan yung pala? Nung tumatagal na ako sa church, syempre, naalaman yung mga buhay ng mga ano, doon mo malalaman eh, pambira, pinaguhugutan pala si Pastor eh. So kasi, pag nakasal na ng mga ilang taon, alam nyo na, lalo yung babae daw, medyo di nakakitakit. Pag ganyan kasi, kakitakit ba, di ba? Maganda ba si Len? Ikaw din, pogi ba si ano? Eh nakita niyo yung mag-asawa. Diba? Nakita niyo si dati, maganda-maganda si Eli. Example dito si ano eh. Si Raymar, tsaka sino yun? Claudine. Kabataan kasi namin yan eh. Sikat na sikat, mapogi. Gaganda. Ano ngayon, nagugulpihan na. Balita ko pa, nagugulpihan yun. Mga problema sa buhay, pera. So sana hindi ganon. At gusto kong bigyan ng point, sabi dyan brotherly kasi. Pwede natin apply yan. Kayo mag-asawa, alam nyo po sa Panginoon, magkakapatid tayo. So malinis, dalisay po yung pag-ibig dapat natin at ano po yung equality, no? Again, ang boss sa bahay po yung lalaki dapat. Pero merong certain level of equality po dyan. Kaya sabi ko dito, brotherly, ibig sabihin equality in value. Hindi ibig sabihin, minsan baka mag-competition kayo nung sa anak nyo.
Oh, ako nagpapaaral sa iyo. Ako may mga ganyan po. Sinusumbat. Ikaw, hindi ka nanggat pa ba? O ganyan. Mamaya, ang gusto pa ngayon, dapat sa hirap at ginhawa. Di ba? So, magpantay kayo in value. Pero sabi dito, especially, continuing. Ganun ang pag-ibig, hindi yung isang taon, okay na. Di ba? I love you before, but now, no more. Ganun yung mga kasabihan eh. I love you. Parang nakita ko yung mga post itong mga to eh. Dati, wala pa kaming ganyan eh. Sobrang in love nga, di ba? Pigilan, di ba? So, nagkamali nga na ito. Salamat, nagsorry na. Ngayon, tinatama natin. Ngayon, huwag niyong gagayain, ha? Utosan ko kayo. Baka si, ito, si Ray-Ray, ha? Ngayon, sayang, di nakatid yung kapatid niyo, no? Jen. Anyway, ang pag-ibig dapat nananatili. Ganun sa church, ganun din sa mag-asawa lalo. Imagine nyo, kung di kayo nagmamahalan, yung anak nyo, pinapalaki nyo sa tahanan nyo, tapos nakikita kayo, yun nga, nagsisiraan kayo, nagdadakawan pa kayo siguro, talo kayo sa pera, ganyan, nadalas eh. Matanda na, wala nang ano eh. Wala nang pag-ibig minsan. Ang ano na lang, kasi legal tayong kasal, kaya ano, kaya yung mga talinong 80s, hindi nagpapakasal yun. Matalino, kabaliktaran. Kasi wala silang, wala silang pakialam sa Diyos eh. At ganun din sa tao, of course. So tayo, hindi tayo ganun. At hindi na kayo mag-isisi. Amen? Kayo, mag-observe kayo, kahit mga bata. Observe nyo po yung mga pamilya, lalo yung pagsasama ng dalawang tao po na talagang nagtapat sa Diyos. Hindi po yan pangkaraniwan. Hindi yan katulad ng mga yun, si Raymar at si Claudine. Na, yun nga, bandang nitatawa. Eh, magkano ginastos sa kasal nyo? Hindi kayo maniniwala, milyon-milyon. Eh tayo nga, makaraos lang. Amen? Kami no, medyo gumastos din kami konti, pero talagang ubos. May konti tumulong. Pero yung iba, after the fact na, kaya dapat, ano eh. Kami yung namuhunan. Ang tawag dyan, kasi naalala ko lang, ako mismo, nung kasal namin, yung araw ng kasalan, dahil ko natutunan eh. Kaya ang sabi ko sa mga kapatid, suportahan natin itong mga to. Kasi, special day nila, at marami silang learning ngayong ano, araw. At sana maging party tayo, magandang party tayo ng kanilang buhay. At yun po, inaalala ko sa aking buhay noon yan. Ako, wala kasi gusto mo maraos lang eh. Pero yung ano, may maiyakan ba dito? Bira kayo. Okay lang yan. So, brotherly love, continuing. Kaya po, ang tawag natin dito, hindi shota, hindi jowa. Okay? Ginagamit ko lang yung pag inaasar ko kayo, minamak. Pero ang tawag natin, officially, anong tawag natin, Brother Brian? Sa mga, yan, asawa, another spouse, ano yung sa atin, talaga? Lifetime partner. Handaan niyo yan, ha? Lifetime partner. Ibig sabihin, kayo na habang buhay. So, kaya iisipin nyo lagi, paano kayo paplanuhin yung buhay nyo, paano kayo kikita, ano kayong di mamatay sa gutong, mga ganun eh. Worst case, di ba? Pero ano pa, yung mga anak nyo, ilan? Okay? Paano nyo i-shield sa mga kalokohan ng sanlibutan? Paano sila, siyempre, mayiging matinong, lingkod din ng Diyos, I hope, ganun ang nilatarget nyo. Kasi yung iba, wala lang eh. So lang, makaraos. So tayo, hindi tayo ganun, kaya tayo nag-contento, hindi yung contentment natin. Kasi mas importante sa ating buhay, kasi yung bilis lang po ng buhay, sino ba yung kausap ko last time? Alumutan ko na, basta para nag-uusap kami. Bilis ng buhay ah. Ayan, si Pastor pala, pumunta mo kami ng kahapon lang. May po ay kumopya ng ganito, wala akong makita sa internet. Ang ganda ng kay Pastor, ginawa lang nila. And then, sabi ni Pastor, ang laki na ni Stephen ah. Ang bilis ng panahon eh. Dati kami yung kinasal nyo, Pastor. Ngayon, ito naman, bahagi tayo ng buhay ni AGN sa kanila Len. Amen? At of course, sina June at Marge. So, let brotherly love continue. Amen? Pag naiisip nyo na pambihira itong siya, no? Pag nagalit pala to, nagwawala. Naglalasing. Okay, ayaw natin naglalasing ha. Pero, pag kinasal na kayo, wala kayong magagawa. Ayan eh, mag-asama na kayo. So,
sumpahan niyo yan sa bawat isa. Amen? Hindi kayo pwedeng, isoli mo nga sila. Soli mo na yan. Ano yan? VHS. Hindi nyo na alam yung VHS eh. No? Sinanla. Hiniram o ginamit lang. Sa inyo na yan, ayaw ko dyan. Mainitin ng ulo, ganyan. Baho pala hininga niya pag kagising sa umaga. Hindi pwede yun. Kaya, kaya gusto niyo pang mag-walkout ngayon. Bahala. So, continuing. Lifetime partner ang tawag dyan. Tingnan mo nga yung mga kaano nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Eh, bakit kayo? Tingnan nyo, bad. Tingnan nyo. Bawat isa. Ayan. Habang buhay mo yung mga kasama, tingnan mo. Ayan. Ano, kaya ba na sigmura mo? Ha? Nandito na tayo eh. At parang yun yung sumagot. Ganun po yan. Kaya maganda naman po sa church, yung maganda nga dito, na makikita niyo yung mga mag-aasawa din dito, maayos, inaayos sila yung buhay nila. At ma-encourage din kayo. Okay? Hindi naman kayo totally bahala na sa buhay niyo. Yan ang maganda sa church. Amen? So again, love is prevalent, number one. Number two, hindi ko nga tinapos to kasi, pero ito lang yung nakita kong maganda. Hanggang ano lang tayo. Five. Sabi dito, naisingit to eh. Again, sa church kasi to. So, maayos daw po na church member, mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, hindi tayo makasarili lang, okay? Love tayo sa family lang. Yung iba po, ganyan. Makikita mo, pag kami nag-soul winning, ang saya nila, ang kaid nila sa bawat isa. Pero pag may outsider na, nako, iba na tingin yan. Parang gusto na may sarili silang bubble ba, may sarili mundo. Okay naman sana yon kung mga bata, yun lang kaya nyo eh. Okay, yung family, maging loving relationship outside of the world, okay? Pero, alam nyo, maganda sa mag-asawa, isa, dito rin kayo kikita eh, kasi hindi pwede yung kayo nasa sarili niyang mundo. Kaya sabi dito, be not forgetful to entertain strangers. Pag sinabi strangers, talagang hindi nyo kaano-ano. For thereby some have entered and have entertained angels unawares. Remember them that are in bonds as bound with them, and them which suffer adversity as being yourselves also in the body. Lawak na ito. So, isa-isayin ko lang po. Kukwento ulit ako. Nung kami po, ako po kasi mapag-isa. Parang si Rain. Yan, sino bang mga ano dito? Si Clusive, si Joshua. Tsaka si, yun na. So, ako po ay, may mga kaibigan din ako pero hindi ganun karami. Ano po kasi, introvert ako eh. Alam niyo yung sabihin nun. So, pero, nung ako po yung kinasal nga po, no, na-appreciate yung church, especially si Pastor, si Ma'am Carol nun. Kasi nga, halos sila po yung nagkasikaso kasi wala akong alam sa buhay. At ako ay, yun na, makaraos nga lang. Eh, siyempre, yung aking mga magulang wala sa church, so hindi rin naturuan. Okay? Mga magulang natin, hanggat maaari, ayaw natin pakawalan yung anak natin eh. Kasi nga, kala mo, baby pa. Diba? Pero darating yung panahon na sila ay, ako inaanda ako na Stephen, sana nga. So, bata pa yan eh. Pero darating yun, si Ma'am Jana, si Ma'am Jamie, Brad, no? Inaanda mo na ba yung sarili mo? Ganun talaga kasi babae sa kanya eh. Pag babae yan, di ka pwede ano, natalino ka dapat. Mapanalangin. So, gusto ko pa sabihin dito, huwag nating baliwalayin yung mga strangers din natin kamag-anak kasi actually, kaya sabi sa verse 2, minsan di mo alam, mga anghel na pala yan. Ganun ba yung anghel? Alam po yung mga anghel ay, according sa Bible mo, minsan po yan ay parang mga tao lang. Okay? Mga tao lang ang itsura. Pero yan pala yung anghel ng Diyos. Ngayon, dalawa po kasi yung klase ng anghel. Lumalim na tayo. No? Sa Bible, ito po yung mga tao at hindi tao. Yung hindi tao, syempre, mga angelic beings na hindi namatay, of course. Sila ay nag-teleport. Ano mo, may mga pangyarihan yan eh. May lipad. Okay? So, and then, yung iba po ay mga tao lang. Na pwedeng sabihin natin, angel, yung mga pasto, parang angel yan. Hindi ako si Manalo, ha? Ibig sabihin lang, angel, sinusugo. Ganun po yun. Okay? Hindi special na, no? Pero sinusugo. So, ngayon, gusto sabihin sa mag-asawang to, okay, kahit sina Kuya June, alam ko, ibang tawag niyo yung isnabin. Okay? Salamat at maintain niyo yung pag-ibigan sa pamilya. Pero yung mga outside of the family, especially mga Kristiyano, anak kayo ng Diyos, huwag niyo kakalimutan. Ngayon ko dito, especially pag soul winner kayo. Amen?
you reach them. At pag ni-reach siya, katulad ng anghel daw na parang dapat ay in-entertain nyo, ginawan nyo ng mabuti bilang mag-asawa. Kasi kami pag nung bata kami, syempre bahala dyan si mami, si daddy, di ba? So napansin ko dati sa amin, meron kami in-entertain, pinatira pa nga si daddy nun eh. Kasi tinutulungan, okay? And then, yan po eh, makikisalamuha kayo sa mga tao, kapitbahay nyo, nako, dapat galing-galingan nyo. Pag hindi kayo marunong, hindi kayo mapapabuti. Naintindihan nyo po ba? So, ganyan po yan. Kaya dapat maging maayos kayo. Kaya number two, blessing. Ano yung characteristic ng mga maganda? God-honoring, honorable marriage. Number one, love is prevalent. Very obvious, pero kailangan pa rin sabihin. Dapat nagko-continue ang pag-ibigan. Pero pangalawa, blessing to those that are strangers. Ibig sabihin, dapat blessing kayo. Pag nakita kayo, ay, yung dalawang yan, ganyan yan eh. Mga ano yan, mga goods yan. Ba't ba tumira dito? Mga ganun ba? Hindi dapat kayo ganun. Dapat yung pagkasama nyo ay blessing sa ibang tao. Ibig sabihin, ang ganda ng kasawa to. Naalala ko yung mga bata kami. In love na ilam kami sarili namin. Ah, sa isa't isa. Di ba? Hindi katulad sa iba na yan, nag-asawa yan, ganyan eh. Dahil sa pera, ganyan. Diba? Kasi, minsan, ano ba ito? Nawala yung anak ko. Nabanggit ko na rin lang yung pera. Iba po, ganon. Sabi ko na eh. Yan. Kasi po ay, hindi ako nalalimang. Basta, huwag niyong gagayain. Hindi rin sila magiging masaya. Naalala ko kasi yung iba ganon eh. Kasi po, naaral ko din yan. Eh, karamihan niya, mga showbiz pa, di ba? Huwag na nga. Mahal ko po talaga. Ano nakita mo sa kanyang interview pa yan, di ba? Pero alam mo naman kasi, obvious naman. So sana hindi kayo gano'n. Amen? Amen. Kaya ganun din, mga bata pa. Huwag kayong, ano kasi ng mga showbiz, puro kasi sinungalingan yan eh. Diba? Natututo kayong magsinungaling. Yung panoodin yan. Ito ang absorb nyo sa church. Ngayon, kung may problema dyan, nakita nyo naman, inaayos natin sa biyaya ng Panginoon. Amen? Ganyan po tayo. Kaya ngayon, dapat maging blessing kayo. So kung dapat soul winner kayo sa place nyo. Amen? Ngayon, kung di nyo pa kaya, obviously, di ba, hindi naman nag-umpisa doon. Kaya sina, ano, Kuya John, sinuportahan kami doon. Kaya, dapat maganda yung testimony, no? Yung next point ko, no? Ibig sabihin ng good testimony, dapat kilala kayo doon na maayos kayo. Hindi, ay, mag-asawang yan, ganyan yan, eh. Partners in crime yan, eh. Alam nyo? Yung isa, manggagancho, yung isa, magnanakaw. Pag nagkatulungan yan, kawawa ka dyan. Ay, ganun, eh. Naalala ko tuloy si... Sino ba yun? Yung post teacher, si ano? Austin, di ba? Si Joel Austin. At siyang kanyang asawang pastor, ha? Kung sino man yun. Pareho sila nag-preach sa pulpit. Partners in crime talaga. At bebenta ka ng libro nila. So, naintindihan po ba? Imagine na yung sarili nyo. Okay, in love kayo sa isa't isa, pero consider nyo yung sa labas nyo. Kaya masaya kayo kasi galing sa Diyos yan eh. Diba? Kaya aming kinasin ko, excited kami, laging ganun yan. Pero huwag nyong pabayaan po yung mga ibang tao. So, pasalamat kayo sa Diyos. At the same time, di nag-uumapaw ngayon yung inyong kasiyahan, diba? Alalanin yung iba. Ganun po yung ibang mga mayaman, yung iba. Kahit ka tayo, kahit may konting blessing tayo, mamaya mayroon tayong konting blessing, mayroon tayong konting pamimigay. So, ganun po yun. So, sa pera, gusto mong mabahagihan din yung iba. Hindi ikaw katulad ng nari, ano bang ano, mabahagi natin dyan? Nari, bigas. Yung ano man yan, ikaw, tumataba ka na, naisip mo, yan, hindi ko nung kaya ubusin ko lahat eh. Gagawin mo, babahagi mo sa iba. Amen? Ito ngayon, tinulungan kayo ng ibang kapatid. So, ganun din kayo ngayon. Pag-ibig naman, uy, sarap nang mag-inlove ah. Mag-asawa rin kayo dyan kung hindi nyo ibabahagi sa iba. So, but especially sa context natin, ah, maging soul win na sana kayo. Kung again, kung hindi nyo kaya pa, tawagin si Pastor, si Brad. Share natin yung mga kapitbahay nyo para maging blessing kayo doon. Alam na, meron ditong bagong tinayong tahanan, okay, mag-asawa, naging bahagi ng society ng ano nyo, ng kakapitbahay, ito ay may blessing ng Diyos. Amen?
Tapos ang ano balak niya lahat tayo ma-evangelize, maligtas. Okay? Hindi tayo ano, hindi tayo parang iba na maging member namin kay lahat. Iba kasi ganoon eh. At yung iba i-attribute sa inyo 'yun. Dahil ganito yung sila, iba ganyan. Hindi bahala kayo. Huwag niyo isipin 'yon, huwag niyo ring ayun sa kanila. Kaya nga tayo, maligtas muna sila dapat. Kasi kung di sila ligtas, ayaw din natin sila member. Amen? Hindi sila pwede maging member sa katawan ng Panginoon, hindi naman sila ligtas. Okay? Itindihan yung priority doon, or yung priority. So again, number one, love is prevalent. So dapat nag-continue ang pag-ibigan sa isa't isa. And then, mag-umapaw po yan. Kaya magiging blessing kayo sa mga strangers. So may dalawang ano dito, yung angels, obviously, alam nyo ba ang implication yan? Sino dito yung... si Pastor kasi may kwento lagi siya eh. Yung isang foreigner yun eh. Pero mukhang walang pera. Mukha lang. Yung ganyan foreigner eh. So, kawawa naman. Wala man lang hotel daw eh. Nakiusap. Nakiusap sa akin na Pastor, eh, siyempre... Saan papatuloyin yun? Siguro para mga isang linggo, ganyan. Para may inihintay na, ewan, pera ba yun or passport, ewan. Naawa nun si Pastor, pinatuloy doon sa church na lang. Pero at least, komportable siya doon, may aircon doon eh. So, ginawa ni Pastor na mabuti. Hindi niya alam, yung tinulungan niya pa lang yun, hindi lang mayaman, pero at least may mailis niya sa US. Kaya ngayon, di sila nakakalimutan, pinapadalan sila ng pera, may pera eh. Kalendaryo lang. Kalendaryo lang. Pero at least maganda yung kanilang... ganun din po tayo. Kayo lalo. Okay? Yung mga kapitbahay nyo, kailangan nyo yan. Maging mabuti kayo ngayon. Hindi sila maliligtas. At least, sabi din sa Bible, at least may kapayapaan. Huwag nyo awayin. Ang anak kayo ng Diyos eh. Pero una, dapat sharean nyo para yung kapayapaan nyo mapunta rin sa kanila. Ngayon, kung ayaw nila ng ganyang klase, at least yung second best. Kaya tawag. Okay, so entertain nyo, di nyo alam, blessing na pala yan. Baka anghel ng Panginoon yan at makatulong pa sa inyo. Ganun din naman yung kabaliktaran, no? Yung mga taong di makatulong sa inyo. Okay, nakita mo naman, mahirap, walang ano. Sabi nga dito, mga kinulong pa. Okay, so sa church, tulungan natin yan. Ganun din kayo mag-asawa kung gusto nyo ng blessing ng Panginoon. Alalahanin nyo na kayo may blessing. Eh, bakit kayo nabigyan ng blessing, yung iba wala? Ano din nyo rin, i-consider nyo din. Okay, tapos na natin. Nakailang minutes na ako? 30. Doin mo yan, bilis no? Dapat dalawang oras eh. Kaya dito na tayo magtatagal. At medyo magalit ako ng konti. Okay lang ba? Hindi, seryoso po. Sabi po kasi dito, sa verse 4, pakibasa nyo nga pa ulit. Ready, go. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers. Okay, medyo mabigat, no? Kasi again, pinasok lang po dito. Pero sabi niya, ang pag-isang dibdib, ang kasalan po, no? Kasal ay kagalang-galang. So nakakita na po, gusto niyo ba ginagalang kayo ng tao? Sino yung gusto binabastos kayo? May kilala nila akong gano'n. Loko-loko talaga yun. Bastusan na sila. Gano'n. Sa salita pa lang at sa, siyempre, sa gawa. Okay? Kaya po yung kasalan ay hindi natin ginagawang laro-laro. Okay? So, isa sa nabanggit po dito talaga, yung pinaka-pinaka eh. Kasi ganito po yan. Lalo yung mga bata, kaya ka po maraming na-addict sa... Alam nyo na, yung mga love story, at kung lumalim pa yan, okay, saan papunta nun? Alam nyo na. Amen? Mga bataan. So, kaya sinasabi dito, pinapalalan tayo ng kasal, ay kagalang-galang sa lahat. Ibig sabihin nito ka, mananampalataya ka man o hindi, batas ng Diyos, batas ng tao, kahit sino ka pa, mga bata, matanda, mga tanda, ano na kami dyan eh. Hindi tayo papayag ng ganun. May nag-suggest dito, mga kainuman mo na, guminom ka ba? Hindi naman, salamat. Pero madalas kasi kalokohan yun sa inuman. Ganyan. Lahat na ng kabulas tugan, dyan mga pag-uusapan eh. Sila yun, okay na yan. Iwanan mo na yan. Yan pa dito.
Napahig ka ba nun? Eh, matanda na yun. Siguro, alam niya yung sinasabi niya kasi matanda na. Hindi pa rin. Kaya ito ay kagalang-galang dapat sa lahat. Kahit isang bansa ka pa, may mga bansa po ngayon, na sabi ka nga sa US, ganun ang rate. 8 years lang. Divorce na yan. Average po yan. Obviously, iba tumatagal, iba, araw lang. Okay? Wala na silang pakialam. At bakit daw? Kasi ito po, pinasok po dito again, ha? May mga bata tayo dito, pero topic to sa Bible. Dapat alam nyo to, pero medyo, inang tawag ito, may euphemism dito. Alam nyo, sino madumi ang kama dito? Yung mga anak ko, minsan, nautulog din ako yung sa kama nila kasi accessible, eh. Ayoko doon sa amin. Baho naman ito, may laway. Hindi, okay. Kaya nga nililinis, di ba? So, hindi po yun yung sinasabi dito. Euphemism po to, okay? Alam nyo po yung mga pokpok, di ba? Alam nyo na yan. Anong tawag natin sa kanila, Kenneth? Malinis ba silang babae, mga pokpok? Nasabi natin, dumi niyan. Hindi ko na babanggit yung mga bakla, sobrang dumi na nun. Lagpas-lagpas na yun. Tumunan tayo sa mga normal na tao, mga babae, lalaki. Pag yung lalaki, playboy, anong tawag natin dyan? Madumi. Yan po sinabi yung whoremonger. Pag sinabing whore, yan ay pokpok, madumi. Mababang lipad, nakalapate o babae. Mababa lipad. Patol ng patol kanino. O magkano meron ka dyan? O gusto. Yan, binenta yung katawan. Naintindihan nyo may mga bata? Kaya galit ang Diyos dyan. Kasi nawawala yung paggalang ng tao sa ganitong pagsasama pag ang kapatang yung mga aso. Hindi ganun ng tao. At nag-uumpisa yan dyan. Kaya nga po yung mga Kristiyano, mga preacher, kahit sa US po, galit na galit. Kasi nung nauna yung television po, nung mga 1950s, alam nila yon. Ang divorce rate, tumaas. Ang paghihiwalay, tumaas. Ang dami naghihiwalay. Kasi nakikita na sa TV, yung artistang to kanina, yung kissing, ano niya, ito, yung iba na naman. At minsan, buti nga sa Facebook, nakaka-comment tayo, di ba? Sa TV, wala kang pa, ano, wala kang tinakita dyan sa TV, ay, sila na naman. May bagong ano ngayon, si Carla, kung man yan. Diba, hiniwalay ang asawa, hiniwalay sila, bandang huli, galit-galit ngayon. Alam mo na, mababang lipad na rin. Ang ganda nun dati, diba? Hindi mo kilala, okay lang yan. Ganyan naman ang artista, cycle lang yan. Kahit di nyo kilala yung artista ngayon, next time, ganun na rin. Kahit isa-isayin ko pa yan, si Britney Spears, okay? Siya yung pita. Okay, so yung mga pong-pong, whore, pag whoremonger, ito yung mga lalaki mahilig doon. Again, para kaling aso. Kaya may tawag po sila dyan. Okay, ma-open mga ano, ha? Ito yung sa Bible po ito, eh. Ang Bible nagsabi niyan. At pag nabasa ko sa Bible, yung bilang preacher, pre-preach ko yan. Kaya galit ang Diyos dyan sa mga pokpok. Galit lalo siya sa gumagamit. Kasi sabi nga nila, walang magbebenta ko, walang bibili. Tindahin niyo ba yun? Ngayon, sa San Mateo, walang mga lalaki dito, matitino. Isa lang ang asawa. Trabaho lang sa gabi, trabaho sa umaga, uwi sa gabi, doon lang sa asawa. Wala nang ano dyan kasi walang bibili sa kanila. Walang beer house dyan. Okay? Kasi wala, walang pumupunta, lugi sila. So, ganun din, kaya tulungan po yan, mga lalaki, mga babae. Tayo po'y dapat galit sa mga yan. Ay, huwag mo sabihin, pokpok si ano, sino ba? Britney Spears, o sino ba? Uso ngayon. Miley Cyrus, si Raulo yun, di ba? Sa demonyo yun. Pag nakikita ko yung pangalan na yun, tsaka nakakadiri, parang... Kaya ang pinaka-demonyo talaga dyan, yung showbiz. Kasi pinopokus pa sila eh. Kaya yung mga malakas yung mga loob ng bakla ngayon, kasi lagi sila doon. Ngayon, may celebration ba sa isang buwan. Kaya isang beses di ako nakapagpigil, si Isko, siya yung nauna dyan eh. Oo, nabayaran niyo si Raulo talaga. Palibasa, showbiz kasi yun eh. Kaya na ano, yung mga classmate ko nakita sa Facebook, bahala ka, sabi ko si Raulo yan eh. Nag-ano pa doon, yung teacher namin dati. I-80s pala. Hindi ko lang pakialam kung nung makinig nila sa akin. Amen? Nasa tama tayo eh. Kaya yun po sinasabi dito, paano magiging kagalang-galang yung dapat hindi kagalang-galang? I-point out natin ito. Mga... galit ang Diyos dyan, mga kadiri yan. Wala pa akong maisip ng matinding salita. Ano yung dapat?
kasuklam-suklam. Ganun yun. Para ngayon yung mga bata, ayoko dyan sa mga bakla, sa tomboy, sa playboy, sa mga pong-pong. Mga pong-pong ngayon, mayayaman eh. Yung iba, depende. Pero ganun pa rin yun. Sa harapan ng Diyos, kadiri sila. Intindihan ba, mga bata especially, kaya huwag kayong papaligaw-ligaw. Lalo yung mga babae, hard to get kayo. Para kayong precious na precious, di yung... Oh, friend mo ako, okay lang, friend sa ano. Huwag pakitaan ako ano-ano, amen? Ganun din sa school. Alala ko tuloy yung... Sabi siya, mahaba to eh. Ngayon kasi ako sinumpa sa utak ko lang. Ngayon hindi ko talaga sinumpa eh. Pero medyo nagkatotoo kasi naasar ako. At alam din ng mga bata. Kasi yung ibang lalaki, medyo presko sa inyo, di ba? Ibig sabihin, sino ba si... Sino bang gusto ko ano dito? Peter, dito ko eh. Halika dito. Ah, makita mo yung... Halika dito. Isa. Halika dito. Hindi na makita ano yun. Hindi si Richie. Dapat malaki. Halika dito. Saglit lang. Palo ka sa akin. Sino ang volunteer? Lalaki, lalaki. Na maliit. Okay ka na, Adam. Bilis, pogi ka naman eh. Yan. May price sa akin to. Kanya naman, no? Ito ang ginagawa ng ibang lalaki, ha? Mga babae, makinig kayo. Dito kasi nag-umpisa yan. Uy, sister! Ang ganda naman ang hair mo. Ayun na, okay na yan. Doon pa nag-umpisa yan. Itong isa, alala ko lang eh, naasar ako eh. Napaka-presyo sa babae. Minsan yung babae kasi, ano din, mga tawag dito, nahina din. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ngayon eh. Oh, okay lang yun, hawak lang naman eh. Huwag kayong papahawak, amen? Ano gusto ko sabihin? Yan, so yun, yung nangyari doon sa taong yun, alam nyo, mayaman yung ano niya, pinag-aralan yung mga ano niya, pero siya, nangyari sa buhay niya, taga-tulong lang, para siya naging katulong. Hindi ko alam, hindi ko na inalam lahat, pero alam ko na yon. Parang, maano kasi siya eh. Mga bagay na importante, tsaka sagrado, wala siyang pakialam. Okay, again, hindi ko alam lahat ng bagay doon. An example ko lang yun, naalala ko lang kasi. So, I hope, yung bagay kagalang-galang ng kasal, at yung gantong relationship, lalaki sa babae. Again, yung mga lalaki misa ngayon, bibiroin din, mga bakla kami, gano'n. Huwag niyang ga. Hindi nakakatuwa yun una. Okay? Ngayon, the more na maging godly kayo, aayawan nyo yung kahit biro lang. Diba? Palitin ko lang po, okay, ang point natin dito, last, una, number one, love is prevalent sa isang honorable relationship na marriage. Pangalawa po, blessing sila sa ibang tao. Kasi pinagpala sila ng Diyos. Gusto nila pagpalain din yung iba. So, mga soul winner or at least sumusuporta sa soul winning effort ng church. Pero pangatlo po, nakita nyo dito, no? Nagalit na ako, di ba? Okay na ba yun? Mamaya, hindi pa eh. Number three, faithfulness to one another in purity is of utmost importance. Yun yung sinabi ko, anina, importante yan. Hindi ka aso, palit-palitan ka. Kahit sa biruan, dyan nag-uumpisa po yan. Huwag yung bibiruin yung asawa nyo. Na, oh gusto mo, gudong ka na, kaya ano, kapit-bahay natin, huwag yung biruin ganun. Ikaw mismo, dapat kinaano, ano yun? At kahit kayo, mga babae din, alam nyo, yung mga lalaki daw, polygamous in nature daw yan. Yung nagsasabi nun, ganun sila eh. Kaya maniniwala doon, lalo anak ka ng Diyos. Hindi tayo instak ng Diyos sa isang bagay, tapos siya rin yung, oh, okay lang yan kasi ganyan talaga kayo eh. Nakita mo Solomon, si David. Kasiraan sila. At pinausahan sila ng Diyos. Hindi nyo gusto mangyari sa inyo yun. Kaya sabi dyan ay... Sabi po sa Genesis 2.24, pareho po yan sa Matthew 19.5, sabi po dyan, therefore, pag nag-asawa daw po, itong dalawang to,
Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ganun din po sinabi ng Panginoon. Kasi may mga question sa divorce. Kaya sabi ng Panginoon, Jesus, for this cause, inulit lang niya po. Ang Diyos, ano, pinag-isa kay Adam and Eve, ganun din, lahat ng ikakasal. Sabi dyan, dahil sila ikakasal, sila ay iiwan nila dapat ang nanay at tatay. Malinaw po ba yan? Basahin na nga natin. Dito lang tayo sa Matthew. Pero ito po ay direct quote sa Genesis. Sinabi ng Panginoong Jesus po ito, ha? So, una, bago ka magsama talaga, anong Tagalog dito ba? Yung cleave? Naig ba yan? Makipagnaig, no? So, kasi talagang ganun yan. Naalala ko nga, kwento ko ulit kayo para matagal tayo. Kasi ako nung tinasal ako ay 25 ako niyan. Siyempre, nagtatrabaho ko. Eh, siyempre, doon sa mga forum, siyempre, sa trabaho, sino yung ano mo? Hindi, yung emergency, di ba? Siyempre, pag binata ka, siyempre, magulang mo. Sabi ba naman, o di ba may asawa ka na, ba't nanay mo pa yung nalagay dito? Di ba, wala, hindi naman sa mga pakialam, pero ang unang dapat ma-inform kung nasa kasaan ka, asawa mo. Amen? So, iiwanan mo na yung dati mong kinagisnan. Okay, maganda naman yung pamilya, gamahalan kayo. Pero kahit kayo, gano'ng kaganda yung pamilya nyo, na ikaw yung baby-baby ng nanay, tatay mo, iiwanan mo yun. Parang ngayon, mas maging maayos kayo nung maasawa nyo. Kaya isa sa mga lagi sinasabi namin dito sa kasalan, si Pastor, gano'n, lagi yun. Sabi niya, hoy! Kasi mamaya, gano'n tayo mamaya. Ha? Ngayon, i-describe ko na. Mamaya, ulitin natin sa ceremony natin. Yung mga magulang, ayan, nay, laki na ng anak niya eh. Pag may problema sila, huwag niyo naman pakilaman, payuan niyo lang. Okay? Ay, di ba? Ay, si Lenlen. Ay, ginulpe. Worst case, huwag naman. Nagawin niyo na. Kunwari lang, eh si Lenlen pala ako naman, matampuhin or what? Or ayaw nang inuutusan siya. Maghugas ka nga ng plato. Ako lalo po ako, eh, sabi ko na sa inyo, pag ako gutom, walang pasto-pasto. Pag gutom. Nag-iiba po ang ano ko. Kasi ganun, ngayon, gutom na ako. Pero tsagayin ko lang. Amen. So si Pamean nyo, bait po yan eh. Amen. Kaya mahal na mahal ko yan. Ha? Ganun yun. Kung gagalite, kung gutomin. Ikaw din. Wala siyang isasaing. Sasaing niya yung ano nyo, sinelas nyo. Pag wala siyang pera, ha? Kaya rin gusto ko sabihin, nalimutan ko sabihin. Sinakalala. Yan, si Mamean. Yan. So, iba po, kaya dapat huwag kayong makikialam. Kasi di sila makikidiscount eh. Ay sabihin nyo, yung mga commercial na ganun, di ba? Bibisita yung nanay sa bahay, di ba? Alam nyo yan? Kung sino man yun. Adyan rin naman siya yan. Pipintasan na yung ano. Ano ba naman yung asawa mo? Hindi mo lang nalinis to. Yung ano naman. Ano ba yung asawa mo? Wala ka man lang pang paganyan. Bayaan nyo na sila. Kala nyo naman kayo. Ganun yun eh. Ganun yun eh. Kaya wag yun sa church. Kaya walang ano dati dito eh. Okay, yun ang gusto ko sabihin. Kaya, iiwanan mo yan para magkaisa. Kaya, pansin nyo sabi dyan oh. Iwanan nyo, makipag-naig kayo sa inyong asawa. Anong sabihin nung makipag-naig? Yan na nga po yung sasabi. Kaya galit tayo sa mga whoremonger. Okay? Galit tayo sa mga pokpok, saka sa mga playboy. Magandang pakinggan ng playboy naman dapat dyan. Taga-babaero. Ano man yan. Pinapaganda kasi yung tawag kasi, siguro yung mga ganun din eh, no? Mga loko-loko. Okay, mga aliparot. Kung ano man yun. So, galit ang Diyos dyan. Dapat lahat ng anak ng Diyos, ganun din. So, ngayon, pag sila yung nag-isa na, yung mga magulang especially po, bayaan nyo na sila. Kaya sabi dyan, and they twain, yung twain po, dalawa sila ngayon. Siya, ano, dalawa yan eh. Pero pag nag-asawa na yan, isang laman na sila. Ibig sabihin, hindi mo na yung mapapaghiwalay. Pag pinaghiwalay mo yan, nakakita na ba kayo ng Siamese twin na pinaghiwalay? Basta-basta, patay yun pag hindi magaling yung doktor. Anyway,
Ganun din po sa mag-asawa. Nag-ano na yan eh, nag-naig na yan. Nagkaisa na yan. Tandaan nyo ito, mga bata ha. Kaya huwag na kayo ako. Ako, bago ako mag-asawa, nakasampung girlfriend ako. Pag nakinig kayo ng mga tunay na anak ng Diyos at mga maayos na tao, hindi ako tuwa sa inyo yan. Hindi ahanga sa inyo yan. Makikita na yung future nyo. Loko-loko to, may paglalagyan to. Amen? Amen. Kaya number three, faithfulness to one another in purity. Ibig sabihin, huwag mo nga hayaan na lilingon yan. Ngayon, mayroon kayong karapatan ha. Ang babae, may karapatan kayo, tsaka lalaki. May karapatan kayong magselos. Ngayon, ang yung pagsiselos, yung iba ginagawa, ay, seloso ka naman eh. Natural sa akin yun eh. Hindi siya, di pag-aari mo ba yung asawa mo? Oo! Yun ang ginagawa natin dyan ngayon. Pag-aari mo yan, sa kanya ka at siya sa'yo. Yun ang sabi sa Bible. Galit ka ba, inaano mo naman ako, hinihigpitan mo naman ako. Kaya nga, pagbiruan natin, pagpakasal, ano eh, pasakal eh. Yun ang totoo, kasi wala nga tayong ganyan dito eh. Kasi baka daw yung mga tali-tali. Eh, pag alam na babae rin lalaki, tali kita dyan. Joke lang mo yun. Pero yun lang talaga. Parang isang katawan na kayo. Kaya, sa'yo na yan. Hindi ka pwedeng tumanggi sa kanya. Amen? Sa bagay, kung in love naman kayo, hindi naman tatanggi yan. Amen? Naitindihan yung sabi ko, mga bata. Diba? Ngayon, matanda na kayo. Dapat di na kayo mahilig doon masyado. Okay? Okay lang minsan-minsan. Pero actually, normal na yan. Eh. Mag-grow out of, ano na kayo, yung fleshly love. At sa ibang love na kayo mag-grow. Okay? Kaya kahit wala na kayong ganun, alam nyo na yon, okay na kayo. Yung pag-isang laman. Okay? Isa pa. Yung kabaliktad na naman, ito, dito nasisigaw na naman ako. Sabi ko na ito kanina, pero ito sabi ng Panginoon, wherefore, ang Diyos ay nagsama sa kanila. At sila ay isang laman na walang maghihiwalay dyan. Hoy, huwag niyong paghihiwalay niyong mag-asawa. Amen? Kung magulang ka man, eh, kunwari lang, si Kuya Jun, ayaw kay Edgy. Gagawa ko ng paraan para maghiwalay sila. Sisiraan ko yan. Yung sabi ko kanina, gahanap ng kita. Ano si Edgy dati, nung ako, ganyan, hindi ako ganyan. Ay, ganun pala. Iwanan ko. Ay, iwanan mo na yan. Walang kwenta yan. Nangyayari yan sa iba. Isa pa lang yan, ha? Ano pa? Kung ikaw naman yung, kunwari, otherwise, ano naman? Kaya ako, yung, alam nyo si Miss, di ba, sa bahay lang yan, eh. Para sigurado, kasi nakita ko po yun sa opisina. May asawa na lumalandi pa. Isip ko lang, paano ang asawa ko yun? Di ba? Sabi ko, mag-isikap ako. O, dyan ka lang, nay, sa bahay. Total, may busy-busy ka naman sa anak natin. Sigurado yun. Amen. Kaya sabi ko, ako na mag-isikap, kahit anong pulay ang harap, kahit ilang ilog, galalaki, dapat ganun. Ilang ilog ang tawirin ko, ilang bundok ang languyin ko, parang baliktad. Baliktad. Joke lang yun, pinapatawa ko. Pero ganun, dapat ang commitment mo sa asawa mo, yung gugutom. Kung siya mas patabain, pero dapat di gutom yan. Amen. Nasa inyo na rin yun. Gusto nyo talaga matawin. Pero, gusto ko sabihin, walang maghihiwalay sa inyo. So, either magulang nyo, pinagbabawalan sila ng Diyos. Ngayon, pa ikaw, ganun. Inaano ka, dapat mas, ano ka na, ang Diyos na nagsama sa amin. Kahit magulang niya, magulang ko yan, ang commitment ko na ngayon sa asawa ko. Hindi sa tatay ko, nanay ko, tawagin kang mamas boy dyan. Gusto mo? Kaya isang laman na kayo, walang maghihiwalay sa inyo. Sabi dyan ha, no man put at asunder. Kahit sino man tao. Ngayon ang Diyos naman, hindi naman kayo paghihiwalayin unless pinaghiwalay kayo. Pero malabo yun. Lalo pag maayos kayo nag-umpisa, hindi kayo paghiwalay. Eh, pasto, naging ano na siya, alcoholic na siya, iwanan ko na. Kaya nga by sickness and health eh. Kung naging alcoholic siya, tanongin mo yung sarili mo, anong ginawa mo? Baka panay ano ka na dyan, Facebook ka na lang. Eh di nagtatrabaho nga yung asawa mo, di ba? Tinawid yung ano, nilangoy yung bundok eh. Tindi. Para lang makakain ka. Ikaw naman, panay Facebook ka na lang sa bahay. Ako, sa bahay lang ako ha. Hindi ka man lang nag-ayos. Yung
Hindi ka malalagluto ng mas masarap na pagkain. Kasi Facebook ka na lang eh. Ganyan-ganyan ka na lang. Pakit ka na lang. So, may problema ka rin. Amen? So, kahit sino sa atin, dapat gagawa tayo ng paraan para hindi sila mag-iwalay. Either ikaw yung magulang, alam mo na, mga ninong-ninang, by the way, hindi nyo alam, kayo yung ninong-ninang, ha? Ina-point ko na kayo. Kasi may nakasulat dito, eh. At huwag ipirmahan din, diba? Okay na yun, dalawa. So, yung mga ninong-ninang, yung mga kaibigan, tayo, sa church, pag nakita nyo si AG na ipinopormahan, hindi alam, alam ng asawa niya kasi lalaki nasa labas, diba? Nakita nyo lang, no, formahan. Sabihin nyo agad kay pastor. Hindi. Ayoko sana ma-involve. Pero ganun na rin, ibig sabihin, alam nyo ba yan, mga bata, sino nakakita kay AG dito, nag-ataba ako natin. Para sila ay hindi maghiwalay, alam mo na, makakasira sa kanila. Amen? Okay, pumuporma kay AJ o kay Len. So, gumawa na kayong paraan. Pag-pray nyo muna. At alam nyo na, pag bata kayo, sumbong nyo agad. Okay, hindi kayo sumbongero. Hindi, sumbongero kayo, pero okay. Okay, kasi magawa kayo ng paraan para hindi sila maghiwalay. Amen? Ganun din naman, kung nagchichismas na sila, sinisiraan po, gumawa kayo ng paraan para sila hindi maghiwalay. Yun ang gusto sabihin doon. Let no man put asunder. Huwag niyong hahayaang sino man tao na maghiwalay sa kanila. O ganito din naman, kunwari si AG naman, kunwari umaman si AG, nagkaroon ng pang-load, nanood ngayon ng Netflix. Alam niyo may Netflix? Wala nga po ang load, di. Wala nga ang cellphone, hindi okay. Pero kunwari lang, nagkaroon ka ng pera, ganyan. O iba naman, laro naman. Nabanggit ko lagi sa inyo yung kaibigan kong ganun eh. Panaylaro kasi maganda yung trabaho niya. Napakain niya naman yung ano niya. Pero panaylaro. Alam niyo na yung nangyari? Alala niyo? Iniwanan siya ng asawa niyang babae. Tingin siguro sa kanya, parang ang ano yung isip bata ka eh. Iniwanan siya. No, ang nagawa niya, wala. Iyak siya. Ito mo, ikaw lalaki, ikaw iniwanan. Eh, mukhang puro games ko. Ano may bago ngayon? Games tayo. Lalaki ka, puro ka, ano? So, pag nakita mo na ngayon, isumbong mo na agad. Uy, si AG po, panay ang ML. Uso pa ba ML? Ano uso ngayon? Crossfire si AG, oh. May asawa, go-crossfire. Salit na magtrabaho. Sumbong nyo agad. Kaya sabihin mo, huy! Laki mong tao. May asawa kang tao. Yeah, ganyan yan eh. Kasi dapat, kasi lahat siya makakagulo sa inyo, magiging dahilan ng inyong paghihiwalay. At sinabi ng Diyos, huwag nyo silang hayaang maghiwalay. Amen. Eh sabi ng mababatas eh, sino ba yung mga pro dyan? Banggitin na natin mga lokolong sino to. Si Risa, pati sa bakla, ano yan, si Risa eh. Si Robin Padilla, talagang matagal ang lokoloko yun, Muslim yun eh. Nag-Muslim yun para sa babae. Makarami. So, ganyan mga sinodol natin ngayon. Kaya, ngayon, wala nang magagawa sa atin yan kung matino tayo. Amen? Amen. Kahit sabihin pa nalang, okay mga bakla, hindi! Eh, okay lang. May karapatan tayo. Ibuhay sa din natin buhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos. Amen. Yun po yun. So, ito na. Kung hindi pa kayo, hindi pa kayo masyadong contento ba? Or convinced, eh, pastor? Masyado ka naman ano eh. Hindi na uso yan, bastol. Mga lalaki ngayon, lahat. May kabit. Ikaw lang wala eh. Nahuhuli ka na, bastol. So, balikan natin yung text natin kung gaano kagalit ang Diyos dito. Okay? Nabanggit ko na kanina eh. Dapat kagalang-galang. Ang kabaliktaran po noon, nabanggit ko kanina, madumi. Alam niyo po ba yung defile? Okay, so again ako, ayoko sa dumi. Ayoko na madumi. Sa damit, lalo sa pagkain. Inaamoy ko pa yung pagkain ko, ano, lalo na pag nasa JJX tayo. At minsan, alam mo na, kasi minsan, ano, mahirap tayong tubig doon. Anyway, so gusto ko lang sabihin nyo, kasi lalo na sa kasama mo sa buhay. Diba? Ganyan po yung iba, eh. Itong taon, na nawala ng maraming taon, pacheck mo nga, baka may sakit na yan. Ba't may sakit? Eh, kasi sira ulo, eh, parang aso, eh. Ganun ang tingin sa'yo ng Diyos. Amen? E.G.? Kasi po, kahit sa amin nun,
Eh, lalo sa office. Nako, maniwala ka. Sinong office people dito? Yan, si Brother James. Ma'am, nag-pray mo ba yan? Pogi-pogi pa naman. Tignan mo yan. Maraming malandi doon. Ang gusto maka, ano, sayang, may lumalandi rin dati, pero hindi ko pinansin. Amen? Ano siya may ana? Pero hindi ko sabihin sa inyo, minsan nakakaano rin. Kasi minsan kayo lang eh. Kaya nabanggit ko sa inyo yung ano, matindi sa opisina. Kaya nga gusto ko minsan yung tabaho ni Lombard eh. Hindi ka ma-retempt dun eh, di ba? Pwede rin siguro. Pero sa amin, ako, grabe yan. Lapitan ka niyan. Anong gagawin mo mamaya? Patay na. Pero ang tingin ng Diyos sa'yo, ganito, kung anak ka ng Diyos, ha? Gusto mo ba na madumi? Sana hindi, ha? Sana, ngayon, yung mga bata kasi, mga bata, walang alam yan, eh. Madumi dito, uy, dirty yan. Sige lang. Tayo, pag anak tayo ng Diyos, yung dumi na sinasabi ditong the bed undefiled, o yung kabaligtaran undefiled, defiled, madumi. Ibig sabihin, parang yun nga, parang nga, pokpok nga. Ang problema sa atin, pag puro ka Tito Vic and Joey, nako, patay tayo. Sinong idol yan? Si Raulo po yung mga yan. Mga rapist daw yan eh. Hindi ko alam kung ano. Willie Rivera. Kung sino man yan. Sa yaman yan po eh. Kahit sina, dati si Pacquiao, diba? Sabi niya, ganun siya eh. Sino pa? Mga politiko. Si Duterte. Sinong ano ni Duterte dito? Ewan ko si Marcos. Mamas boy kasi yun. Hindi ko alam. But anyway. Sino pa? Mamaya, may pulis na dyan. Ano pa? Si Bato, sino man yan? Eh basta, hindi naman ako ganun, pero may lalapit pa rin sa'yo. Yung mga babaeng mababa nga lipad na tinatawag. Gusto lang mapansin siya, maganda ako. Uy, ang ganda mo. Sige, tayo na. Makakasira ng pamilya yan. Kaya ang tawag ng Bible sa kanila, mga dumi. Okay, sabi dito, defile, make unclean, madumi. Isipin nyo na yung dumi na dumi. Physical muna, pupo, ano man yan, ano ba? Anong madumi? Minsan yung aputik, yung mga tutungan ng sasakyan natin, di ba? Paa mo, yun na, pupo. Ganon tingin sa'yo ng Diyos pag ikaw ay hindi one to one at faithful sa asawa mo. Okay? And ganon din naman, no? Ngayon, kunwari, na-preserve ka ng Diyos, wala kang ibang girlfriend, boyfriend, makasal. Eh, pero nung nakasal ka, doon ka nagloko. Okay? At ang isa pa definition ng defile, ha? Ibig sabihin, disregard the sacred character. Sa Tagalog, oh, banal pala yan, ha? Walang pakialam. Yan yung mga loko-loko. Naiwasan natin, huwag nating gayahin, at tulungan din natin ibang tao na huwag silang mag-ayos sa kanila. Kaya manood kay Tuti Pion Joey, si Raulo po yan, ginagamit lang yung comedy para makapasok sa utak nyo, para tanggapin nyo sila. Kahit alam nyo mga si Raulo sila, eh, nagpatawa yun. Nakakatawa. Alam nyo ba yung lolo mo? Ay, huwag yung lolo ko. Ang galing talaga ito ni Joey. Nakakatawa. Ang babaw mo kasi. Kung nasa church ka, hindi ka ganyan magiging kababaw. Ang entertainment mo, salita ng Diyos. Malalim ka. Hindi ka mapayag na yung usapang may asawa. Okay? Hindi yan biro-biro. Tutapusin ko na. Kaya sabi sa Proverbs 18:22, pinasa na ito dati, para matuwa si AJ tsaka si, ano, ito po sabi ng Diyos sa pag-aasawa. Yung ibang may isa maswerte, hindi totoo yung swerte, pero ito sabi dito, makibasa mo AJ, sa ako yung June, makilakas, ready, go! Okay, lahat naman this time ng mga lalaki. Ready, go. Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the world. Okay, hindi bagay yung asawa. Ibig sabihin lang, in general. So, sino bang gusto makakita siya ngayon? Nag-aanap ko ng magandang deal sa sakin eh. Kung luma man yan, gusto ko yung best deal, bet, magandang deal. Sa buhay nyo, yung sasakyan, pwede mong, ano yan eh, dispatcha. Yung asawa mo, pwede ba? Hindi dapat. Kaya sabi ng Panginoon, sa katalinuhan ni Solomon, nung panahon na yan, sabi, kung sino ka pag nakakita ka, ganun din po sa bayan, ha? Especially sa lalaki, kasi lalaki po, yung ideal man, ha? Nagsisipag ka, nag-aral ka, magsisipag ka, mag-iipon ka, tapos, ha, asawain mo, ano lang, wala lang,
ang tawag dito, mababang klase. Gusto mo ba yun? Again, kung ano ka, hindi ka mababang klase, hindi na mababang klase yung kunin mo, okay? Hindi ako nalalait, ha? Spiritual pinag-uusapan natin. Ang gusto mong mga pangasawa mo, maiging nanay ng mga anak mo, makakasama mo yung pagtulog, sa bakasyon, pati pera, hatian kayo niyan, tapos walang kwenta. Kaya sabi dito, maghanap ka ng maayos. Kahit nga pa ito, nakutuwa ko dito sa dalawa kasi nga, si Len, dinala niya si AJ dito sa Panginoon. Kaya nung sinosolving ko to, na ano pa ako eh, parang ano eh. Okay lang eh, gawain ko naman yan eh. No? Sabi ko, magtiwala ka sa Panginoon, yun ang panalangin ko, ito naman. Sige na. Pinapwento niya kasi, no? Ganun po, nabanggit ko kasi sa mamayan, siya na ganun sa akin din. Nagkakay, in a way, bumbagay. Eh sabi to, AJ, tsaka mga young men, ha? Ito, Stephen. Okay? DM, Peter. Ay, follow ka sa akin, hindi ka sumunod eh. Adam. Rapi. Lalo mga lalaki kasi dati yung matalino, kayong kukuha eh. Yung babae, nakaganyan lang, nag-pray lang. Okay? Yung mga lalaki, dami namang babae. Sino kaya dito? Kung either wala kang matipuan, or natipuan mo naman, ayaw naman sa'yo. Ganun yun eh. Kaya sabi dito, pag nakakita ka na talaga, at siyempre pinakasalan ka, wife ang sinabi, hindi naman, whoso find it a girl, hindi naman ganun eh. Whoso find it a wife, pinakasalan ko, yung mahal ako nito. Kasal, okay? Magluluto niya na ang kape. No? Titimpla niya na ako ng sinain. Yak lang. Sabihin, ganun, uy. Sabi dyan, find it a good thing. Napakaganda daw niyan. Amen. Hindi yan tipong, nga, yung mga sabi niya, mga pokpok. Sino kaya dito ang ano ko ngayon, ube? Sira ulo kayo pareho, eh. Pareho kayo miserable. Imagine mo ikaw, babae, doon ka, nakapila ka doon. Sino kaya, ano ngayon, customer? Ano ka, aso? At sabi dito, pakibasa niyo na ulit, mga young men. Ano eh, mga young women naman. Ito ang obtain it favor of the Lord. Ready, go. And? Isa pa. Ready, mga babae. Go. Isa pa, malakas. Ready, go. Alam niyo ba yung favor? Ang hina niyo naman. Parang ayaw niyo ng favor. Pag ikaw naman daw, alam niyo yung pabul, di ba? Kahit sa trabaho, ganyan yan eh. Kahit sa kahapon, ang mahal nung binili ko, sabi nung ano, sabi ko, naawa siguro sa akin. Pero buong clutch set binili ko eh. Sabi ko sa mekanik ko, pangit naman, isa-isa lang bilin mo. Eh, ang mahal. Kaya naawa siguro sa akin, I obtained favor. Binigyan ako ng discount. So supposedly, mga 14,000 yung babayaran ko, nasa 11 na lang. Okay na rin. Mamadali pa ako. Sabi ko, ay, salamat po. Ano pa yung mga pabol? Ito, marami kayong pabol kina Brother James eh. Sabi nga sa'yo, para kayong mga boulder doon. Eh, pagkain. Dito, ganyan. Di ba? Mamaya, meron kayong mga gift. Amen? Reward naman yung iba. Iba gift, iba reward. Magaganda po. Nagsabihin nun, yung iba wala, ikaw meron. Nung sabihin nun, favor po yun. Okay? Yung ibig sabihin ng favor, ha, mga bata. Pabol. Ngayon, pag ikaw doon nagkaroon ng maayos na asawa, sabi, ang Diyos, ang pinaburang ka ng Diyos, ang ganda nun, di ba? Hindi pinaburang ka ni Tito pa yung Joey, binigyan ka ng tabaho sa Itbulaga para bumuha ang bakla doon, katulad ni kung sino man yun. Pinaburang ka talaga nun, laki kinikita nun, sino yung bakla nun? Dati, lukang-lukang, hindi pa, yung ngayon, dati, pogi-pogi ngayon. Paulo, kung sino, sayang, no? Eh, pinaburang siya ni Tito pa yung Joey, yun, ganun siya. Pero pag pinaburang ka ng Diyos, kahit mahirap ka, ang ganda ng buhay niya, masarap yan, magkatabaho ka lang, nasawa mo, anak mo, okay na, o, tabaho na naman. Lilingkod na naman sa Diyos, okay yun, sarap nun. Ako, hindi ako minsan naiingit sa mga napakayaman, hindi nila alam gagawin sa pera nila. Bandang muli, mananagot sila sa Diyos, anong ginawa mo sa pera mo, loko-loko mo. Ayoko nang ganun, gusto ko yung tama lang. Paano hindi na ako yayabang, tulad ng iba. At ngayon, may access ako sa inyo. Yun ang gusto ko eh. Kaya na-appreciate yung pastor ko dati. Sabi nga sa inyo, inayos yung buhay namin. Amen. Dahil sa ginawa niya sa church. And then sa amin, personally. Kaya nung araw na yung special na special kami. Oh. Kahit wala kami pera. Kunti lang. Kunting ano. Sina pastor nag-arrange nun?
si Ma'am Carol. Kasi nga, wala akong alam sa buhay. Amen. Ngayon, medyo meron na. Kaya pinaparty ko naman sa ibang tao. Kaya tapusin natin, bago ako maiyak, kayo ang iyak dapat eh. So ayaw natin ang mga madumi sa galit ng Diyos dyan. Ngayon, yung natuwa, pag inuwasan natin yung madumi, okay? By the way, Len, ha? Ganun yan, lalaki, gusto niya malinis. Okay? Pag yung kama niya, walang gana yan. Baho eh. Tulog tayo, kanya-kanya na tayo. Pabaho pa bukas eh. Hindi ka napansinin yan. Amen? Eh kung malinis yung kama, malinis yung pagkain, ayun, saya, sarap ng buhay. So, ganun din tayo spiritually. Amen? Alisin natin yung madumi. Yung mga binababoy yung kasal, yung mga bakla, yan, dyan sila. Turuan din natin yung mga bata na ayawan sila. Anong matitira ngayon? Malinis. Sa church, maganda ang kasalan. Hindi yung puro, joke time. Mapakasal doon, tapos wala na. Tapos, kunwari, masaya tayong pamilya, hindi tayo sumusun sa Diyos. Ang masaya ngayon, kung nagkamali, pwedeng patawarin ng Diyos. Lagi mo sinasabi sa atin yan eh. Ang galing ng Diyos eh. Pwede tayong patawarin, linisin muli, at ayusin. Kaya, yun na. So, sa conclusion, EG, kahit tina ko EG, no? Salamat nga dito, medyo may edad na, ginalang pa rin nila yung ganitong klase ng pagtitipon, okay? Para sila naman ay pagpalain ng Panginoon. Okay? Diyan mag-umpisa yan eh. Mahigimayos yung ano nyo, sweet-sweet na kayo nyo. Uy, pinakasalan ako. Tapos itingin na yung mga picture nyo. Buti nga ngayon, napakadali ng yung picture namin. Ay, ang mahal nun, yung picture pa lang. Eh, sinusundang ka na, may daladala pang ano yun. No? Nakatawa ako dun eh. Maganda lang ping na. Pero maganda kung maatid ka, may daladalang makaluma na nga yun eh. Tayo dito, naka-internet. So, ano pang gusto ko sabihin? Salamat at naging bagay kami ng buhay nyo. Amen? Ayusin nyo lang, pwede ba? Ayusin nyo. Masaya na rin kami noon. Amen. Amen? Ang church, mayiging asset kayo sa church at magpapalain kayo. So, yun lang. This time, tayo muna tayo saglit. Nakailang oras ako? 1 hour and 10 minutes. Sakto lang, ha? Alam mo sa mga loob. Let's pray, and then... Amen na. May sabihin ka. Pray, Panginoon, maraming salamat sa yung mga salita again. Napaka-powerful, Panginoon. Kahit sa bahagi, Panginoon, gusto nyo maging malinis kami. And therefore, ay galang namin, Panginoon, inyong institution. Huwag naming hayaan, Panginoon, na babuyin to, Lord. Kung gusto nilang babuyin sarili nila, sila-sila na lang. Hindi namin na-recognize yun. But kami, Panginoon, ginagalang namin to, Lord. Mga kabataan namin, they will look forward, especially mga babae, Panginoon, they will look forward in a day na sila po ay kakasal at masaya din ang church, nagre-rejoice kasama nila, Panginoon, dahil sila po ay sumunod sa inyo, especially, Panginoon. So, kayo po malalati, Panginoon, at babasbasan niyo, Panginoon, pagpalain ng the rest of the day from the ceremony, mga testimony, Panginoon, ano man yan, even mga mga sa Thanksgiving fellowship, Panginoon. Kaya malalati, in Jesus' name we pray.